babayang ito, siya ay magpaparusahan. Sabi nga ng tukayo ko, God is watching, Padre. Hindi mo man ako sagutin, pero mananagot ka pa rin sa Diyos. Sino ka bang demonita ka? Nangahas kang dumiretso sa kura? Anak, nanay! Ang tita ng nanay! Ang pasiryo, ang tita ng nanay! Buti ka pa, dinadamayan mo ako pag malungkot ako. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Ayan, medyo iba yung setup natin. I'm on travel right now. I'm about to go to Malaysia. Pero hindi ko kayo matitiis. Ang dami na nag-message sa akin sa Instagram kung gagawa ba akong reaction video daw. And ngayon lang, kakarating ko lang talaga gagawin natin dahil ako din ay gusto kong makita yung susunod na episode. After nung nangyari kagabi, grabe, nagulantang ang buong mundo. Yung Twitter world, grabe, nagulat dun sa acting ni Andrea Torres. Grabe, pagganapin ng sisa. Ako mismo, grabe, parang naubos yung tissue paper ko dun sa hotel room ko. Sa sobrang iyak ko. Ah, kahit after nung teleserye, guys, after nung episode 23, alam mo yung magha pa rin yung mata ko. Ganong levels, tapos pag pinapanood ko habang nag-edit ako, naiyak pa rin ako. So, nakakatuwa yung acting talaga ni Andrea Torres. Ibang level, kumbaga. Parang gumagalaw yung mga. Nakabana. Parang may tao sa door ko. Kinabahan ako dun, ha? Nag-goosebumps ako. Gumagalaw kasi yung door na. Baka may tao gusto pumasok. Pero baka siya papasok, hindi naman niya to. Weird. Yung first time ko to sa hotel na to. Pero parang ayoko nang sundan. Ewan ko, may kakaibas lang energy na binibigay sa akin. Anyway, balik tayo sa in-react natin, yung Maria Clara Ibarra. After natin makita yung acting ni Barbie as Clay, sa istorya na to, napabilib tayo, di ba? Sinundan naman itong si Andrea Torres bilang sisa na grabe din yung acting niya talaga. At sinasabi ko na pag hindi nabigyan ng mga awards itong mga to or hindi nanalo sa mga kung anong mga acting awards kineme dyan, something is wrong talaga. Kasi ang gagaling nila. And abangan natin, guys, hindi papatalo yung Julianne San Jose. So, itong mga nasa casting nila dito, mga pilito, mga salang-salang artista to. So, I'm hoping for, great acting sa lahat talaga ng mga nakasali sa teleserye na to. And hindi na ako mabibigay ng recap because before ng episode 23 mismo, sa start pala, meron na parang recap sa nangyari kahapon. So, yun na lang yung panoorin natin. And mind you, guys, baka manibago kayo, i-minimize ko yung pagsasalita habang nagsasalita yung mga actors dito. Okay? So, ayan. I think ready na tayo. Ready? 1, 2, 3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at mabuti. Fairness sa'yo, ha? Nagpadala ka agad ng anghel. May sinasabi ka, Binibini? Binibini ang panyo. Ay. Ikaw, anong ginagawa mo dito sa San Diego? No, habla Tagalog, ha? Hatharitha, babu. Binibini, sandali. Patawarin niyo po ako, Padre, pagkat ako'y magkakasala. Dahil itatanong ko sa kura kung anong ginawa niya sa mga nawawalang sakristan, lalong-lalo na kay Crispin. Alam kong may kinalaman ka, Padre. Kung ako sa'yo, Señor Crisostomo Ibarra, pag-ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong mahal sa buhay, isang maling kilos mo pa. Hindi ka lang huhusgahan, paniguradong hindi ka na maririnig at wala na magpapatuloy pa ng natitira mong pangarap. Sakinig kang mabuti, Binibini. At ito ang sasabihin kay Señor Crisostomo Ibarra. Subukan niyang kantiin muli ang sugo ng Diyos at ng bayang ito, siya ay magpaparusahan. Sabi nga ng tukayo ko, God is watching, Padre. Hindi mo man ako sagutin, pero mananagot ka pa rin.
sa Diyos. Sino ka bang demonita ka? Nangahas kang dumiretso sa Cura? At ano, nagpakilala ka at sinabing may relasyon tayong dalawa? Sir, wala pa tayong relasyon, ha? Wasin lo! Wasin lo! Nasa na! Andrea, tak. Ikilibutan ako. Yun yung nakalagay sa ulo ni Basilio dito. Cloth na yan. Kaya may dupo. Tinanggal ni Basilio at iniwan sa bayan niya. Akala ni Susa. O ayun, tapos sabi niya, Singuel Venza, Kamotikyu. O tapos tinanong niya, sugo ka ba ni Ibarra? Siyempre sabi ko, hindi. Pilit ko nga binabalik sa topic ni na Crispin. Kaya lang, grabe yung galit niya sa inyo. Pabalik-balik siya dun. Sorry. At ano naman ang sinabi ng padre? Panigurado kong binulaan ka rin niya. Makinig kang mabuti, Binibina. At ito ang sasabihin ko kay Senior Crisosto Maibara. Subukan niyang kantiin muli ang sugo ng Diyos at ng bayang ito siya ay mapaparusahan. At tingnan natin kung hindi mo pagsisiyan na nangahas ka at sinukod mo ako dito. Yun ang sinabi ni Padre. Por Dios, por Santo, bakit ka pa kasi nagsadya roon? Sir, hindi ko naman kasi inisip na sa'yo mababaling yung sisay. Marahil ay hindi ka nag-iisip. Imbis na nakakatulong ka, ilalo mo lang pinalalaki ang gulo. Tama nga ang sinabi. Wala ka ng ibang gawa, kundi maglang mierda. Teka lang, sir, ah. Hindi po ako nagkakalat sa mundo niyo na parang may LBM. Nirilto ko si Padre Salvi dahil totoong siya naman ang dahilan kung bakit wala na si Crispin. Kung bakit patay na si Crispin. Ay, gracias a Dios para sa biyayang pagkain, Andeng. Napakasarap ng pakiramdam na matatapos ng isang mahabang araw. Ay, tunay nga mahaba, Tia. Hindi pa man kumakagat ang dilim kanina. Pakiramdam ko kay Rami na nangyari. Kaya kung ano-ano na ang akin nakikita at nararamdaman. Anong nakikita mo, Iha? Isang aparisyon? Huwag mo napansinin, Tia. Huwag nag-aalala dahil sa sinasabi mong meron kang dinaramdam. Maari mo bang sabihin sa akin, Iha? Mas aking napansin sa pagkahaba-haba ng araw na ito ay sandali ko lamang nasilayan si Crisostomo. At tila'y napilitan pa dahil minabuti ko. Oh, Prisita, Clarita, huwag kang mangamba. Dahil ako mismo, mababaliw ako kapag ang tinatangin ng aking puso ay hindi ko mahagilan. Basilio! Jesus, Jesus. Tumutin mo sa bahay. Basilio, Crispin! Siyang ina ng mga magnanakaw. Anak! Tia, mga
pobreng bata lamang ho sila. Gusto na, Maria Clara. Delikado kung pagdadaluhan mo pa ang pobreng babae. Nakikita mo naman, di ba? Tumito ka na lang at ipagdasal siya. Please, please! Anak ko! Kare-mari-mari. Parang tuluyan na siyang tinakasan ng bait simula nung nawala ang kanyang mga anak. Hindi yun naman ho siya masisi, Tia. Sino nga ba naman na hindi mababaliw? Kung ang itinatangin ng kanyang puso ay hindi niya na mahanap. Dito na ang nanay! Ang dito na ang nanay! Basilio! Ang dito na nanay! Dito na ang nanay! Opo, sir. Patay na po si Crispin. At siguradong-sigurado akong may kinalaman yung kura. Yun po ang totoo. At ano naman ang iyong ebidensya? Saan mo naman napulot ang paratang na yan? Sa hula? Panaginip? O baka naman binulong din ng hangin? Kung saan matatagpuan ng bangkay ng mga bata kung gayon. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Gustuhin ko mang maniwala ay wala ka namang matibay na pruweba. Hanggat wala tayong napapatunayan, ay wala tayong laban, Miss Clay. Kaya't mabuti pang manahimik ka na lang, itigil na ang iyong kapritsyo dahil nakakagulo ka lamang sa magandang hangarin namin para sa bayan na ito. Sorry. Yun lang ba ang dating ko sa'yo? Lahat ng tulong na ginawa ko sa'yo at sa ibang tao. Pangingialam lang. Pampagulo lang. Sa napakagandang plano mo para sa bayan na to. Ba matutulog, ha? Bakit? Dinaramdam mo ba yung mga nasaksihan mo kanina, Iha? Nakaawa yung babae kanina, Tia. Hindi ko lubos maiisip ang nadarama niya. Nang mawalay sa kanya mga minamahal na maaaring hindi niya na makita kailanman. Tibayan mo ang iyong kalooban, Iha. Aba, ikamamatay mo ang mabuting puso mo. Si Crisostomo, Tia. Baka kung ano nangyari sa kanya. Oh, eh bakit bigla mo yatang naisip yan? Hindi ba tinutulungan niya yung ina ng dalawang sakristan? Siyang tunay. Yun ang sabi ng isang irmana dun sa bayan at
Alam nilang lahat pinag-uusapan na ang pakikipagtulungan ni Ibarra dun sa ina ng mga magnanakaw. Na magnanakaw sa paningin ninyo at ng Kura. Ang Kura na galit din sa aking nobyo. No, seas paranoid ka, iha. Gumagawa ka lamang ng antok. Mabuti pa eh, pumunta ka na sa iyong silid. Hindi ako nakatulog, tiya. Natatakot ako. Ginagawa ko naman ang lahat upang magdasal at umasa. Eh, pero paano kung ang matulungin puso ni Crisostomo na imanganib siya katulad ng kanyang ama? Iha, iha, huwag mo sabihin yan. Tia, 7 taon na siyang nawalay sa akin. At hindi ko kakayanin na mawalay siya sa akin muli. Panira lang pala ako dito eh. Dapat talaga nakinig na lang ako kay Mr. Torres. Niisip kasi ni Ibarra, naglalamierda lang ako. Hindi masakit yung tumutulong ka kahit paano. Wala ka na. Nag-enjoy ka. Kasi ginagawa niya yung lahat at nire-risk niya yung buhay niya. Kasi pa sa masalita niya. Professor. Tama sila. Kapag may higari ko naulungkot nung matating niya. Ikaw na naman? Bakit? Kasi malungkot ako. Buti ka pa, dinadamayan mo ako pag malungkot ako. Alam mo, papangalanan kita. Alitap-tap. Alitap-tap. Friend? Ali. 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 Dapat na akong umuwi, no? Ayoko na dito, eh. Kailangan ko nang mawala sa mundong to. Kasi ayaw na nila sa akin. Ayoko rin sa inyo. Pamierda. Di bale. Dalawang tulog na lang. Uuwi na ako sa amin. Inanggabang naman. Uuwi na ako sa mama ko. Uuwi ba siya? Kung ito sa mga tao dun sa portal. Parang next week pa yan, feeling ko. Ang kinis-kinis ko pa ako sa kista. Ang takot sa kasing sa kasing. Ito na ay ang magaling ng diwa. Thank you.
Magandang umaga, senyor. Magandang umaga. Dito. Ang binibining, Clay, hindi niya ba ako sasaluhan kumain? Maagis na lumisan, senyor. Yan yung pampalit ng sinturon eh. I mean, wala pa kasi yung sinturon dati. So, yun. Ah, sinuot mo siguro bago lumabas ng kwarto. Mahilap ka matulog ko ito. Ang ingay ko, sorry ka sa pwede ba silang sasalita? Paumanhin po, senyor. Sinabi po ni Binibini na hindi naman daw kayo idadami sa kanyang paglalamierda. Hindi na pwede ito. Labas na lamang siyang lumalarga na hindi nagpapaalam. Baka siya'y may masagsaan. Sumari pa. Masiti. Senyor. Buenos dias, Crisostomo. Sino masasagasaan? Maria Clara. Wala na naman si Clay. Pinag-uusapan namin ni mga dong si Binibining Clay. Dahil umalis na hindi nagpapaalam. Tila ako'y iyong binibigla na naman sa inyong pagdalaw. Dahil kailangan ko pang biglayan ang aking pagbisita para lang makita ka. Hindi totoo yan. Ako lamang ay naging abala at mayroong mga nangyari. Ngunit sa ating relasyon ay walang nangyayari. Crisostomo, nag-aalala na ako sa iyo. Nag-aalala na ako sa atin. Maria, hindi ko batid na ligaligin ka sa aking pagiging abala. Ang ayaw ko lamang sa lahat ay yung hindi tayo nagkakaintindi ang dalawa. Lo siento kung ako'y nagpadala sa bugso ng damdamin. Sadyang ako lamang ay nag-aalala sa iyong kaligtasan. At wala akong magawa para damayan ka dahil hindi kita nakakapiling. Bueno, bueno. Hindi maganda itong marugdob na pag-uusap dito sa labas. Crisostomo, hindi mo ba kami papapasukin? Ikinalulugod ko ang inyong pagdalaw sa aming tahanan. Mga dong. Senyora, senyorita, dito po tayo. Meron nga pala kami dalang mga pagkain. Opo. Oo, magaling ka naman yung mas kain mo. Spear, masal. Huwag sana akong mapahamak, Miss Kai. Huwag sana akong mapahamak. Maraming salamat nga pala sa iyong mga handog, Irog ko. Kailangan pa bang mamalimos ng oras pag yumaka isang dibdib? At saan naman ang gagaling ang mga agam-agam na ito? Ako ay nangagamba, Crisostomo. Na ikaw ay mawawala muli na 7 taon o mahigit pa. Kayong kaunting oras pa lamang ang napagsasaluhan natin. Hindi ako mawawala. Walang mawawala. Kaya't wakasan mo na ang iyong pangamba. Ako'y umuwi na. Bukod sa pangarap at hangarin ko sa bayang ito, ay umuwi ako para sa iyo. Kahit na nagsasabi ka ng totoo, mas mataas pa sa sinag ng araw na ikaw ay abala sa ibang mga bagay. Ikaw nga ay umuwi dito sa ating bayan. Ngunit saan-saan ka naman patungo nang hindi ako kasama? Ngunit hindi ko naman pinili na hindi kita makasama, Irog ko. Pero si Binibining, Clay. At ano naman kay Binibining Clay? Mas pinipili mo pang
makasama ang iyong pinsan sa iyong patutunguhan kaysa sa akin. Bye, kalabaw. Bye, pupo ng kalabaw. Nasiraan rin ang bicycle. Oy. Bye, mga lumang tao. Bye, napaka-init na suot ko. Bye. Kumain na tayo. Apat lima atin. Sa balong malalim. Ito walong siyam. Lakad parang langgam. Pagdating ng sampo. Lahat ay uupo. Ate Sisa? Pagdating ng sampo. Lahat ay uupo. Ate Sisa? Ate Sisa! Hoy! Hoy! Ano ba? Tigilan nyo! Anong ginagawa nyo? Pinagtitripan nyo si Ate Sisa! Ate Sisa? Ayos ka lang ba? Tigilan nyo ang pantitrip ni Ate Sisa! Walang namamagitan sa aming play. Wala naman akong dapat pagdudahan sa bagay na yun, hindi ba? Pinsan mo lamang naman siya. Tama. Siya nga ay aking pinsan. Kaya madalas kami magkasama ay kinupkup ko siya sa aking tahanan. Mahirap nga lang siyang pakisamahan kung minsan. Kung alam mo lang ay para siyang isang mabangis na hayop. Sino ka ba? Nagkakasiyahan kami rito. Nais mo bang sumalit sa bayan ng Ali? Nais kitang suntukin! Papatulan ko talaga kayo! Ano? Ma'am? Ano? Kaya-kaya ko kayo. Papatulan ko kayo lahat. Mga ungas kayo! She first, let's go! Let's go! Hindi ko kayo masisindak sa talim ng iyong mga mata. Why am I not surprised? Hindi ako aalis dito hanggat hindi niyo tinatantanan si Ate Sisa. Ano? Patigasan tayo, sige. Hindi ako pakailan magsumbong kayo sa Praile, sa Kura, I don't care anymore. Uuwi na rin naman ako. Kaya ano, sige, simulan na natin. Ha? Ha? Ano? Ha? Ay, hindi na paumanhin, you know. Hayaan na ang babae at huwag na magpadala sa bugso ng iyong emosyon. Let's go! Parang magkita natin na si Fidel sa port natin. Sa araw naman sa amin. Perfect timing. Paguhin ang nakalipas. Noon pa man, ay kasama ka na sa aking inaarap. At kung ngayon ay kailangan mo ako, ay hindi kita iiwan. Alam kong magiging hobby mo ang paglalakad. Sana naman ipahinga mo muna ito. Sino na lang ang mag-aalaga sa'yo pag wala na ako? Aalis ka na? Saan ka naman pupunta? Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko nakasama ang mga anak ko ngayon. Nakaw mo ang mga anak ko sa akin! Pinag-uusapan natin ito kagabi, ngunit matigas. Anong gusto mo? Pabayaan ko na lang? Iniisip kita. Nag-aalala ako sa'yo dahil hindi ka na rin iba sa akin, Miss Clyde. Oops. Kasi mga mata ni Fidel doon. Hoy! Hindi kayo mag-love triangle dito. Busy kami sa pag-iyak. Huwag kayong malito, ha? Pero ang interesting ng story so far. Again, inaabangan ng lahat ang pag-open ng portal na maaaring nandun din si Fidel. Kasi ang daming nadududa na si Fidel ay wala... ang daming nadududa na si Fidel ay hindi taga dyan din. Para siyang kagaya ni Clay. Pero we'll see. Kasi, di ba si Ibarra, matagal na ng pag-ibig. Di ba si... Pero medyo hindi rin. Kasi di ba si Ibarra? Pero medyo hindi rin. Kasi di ba si Ibarra, matagal na ng kaibigan si, ano, si Fidel. Parang kababata yata. So parang hirap naman tayo ng story. Medyo maingay guys kasi malapit ako sa highway. Kaya narinig yung masasakit. Ayan guys, thank you so much for being here still.
hanggang sa dulo sa panunod ng reaction video na to. And ako din naman ay, ako din naman, ginawa ko din yung, bilang ganda ito, ginagawa ko din yung reaction video for you guys. And hopefully bukas, makagawa ulit ako ng reaction video kasi nasa Malaysia na ako bukas. Flight ko na madaling araw. Hindi pala madaling araw. Madaling araw ako aalis, pero yung flight ko mamandang nasa 8 ba. So, sa gabi nun, nasa Malaysia na ako. Hopefully, makakita ko. Hindi ako masyadong pagod. So, ayan. Shoutout pala muna sa lahat ng mga kaibigan natin ng mga OFWs and sa mga sumbid na nanonood dahil may trabaho daw sila paggabi. So, dito na lang sila nanonood sa channel natin ng teleserye na to. So, ako naman, hindi ko masyadong dinadalasan yung pagsasalita para marinig nyo yung panag-usapan nila. There you go, guys. Thank you so much for watching and I hope to see all of you guys in my next video. Bye!